kumusta? Ito na naman po ako, si Jen. Ngayon ay nagre-ready ako papasok sa trabaho. Yes. Ang pasok ko ay alas 10 ng umaga. Meron tayong bagong topic ngayon. Ang topic ko is, mahirap ba ang buhay dito sa Amerika? Lord, kahit saan ka pumunta, walang buhay na madali. Lahat ng buhay ay mahirap. Lalo na kung wala kang pera at kung hindi ka galing sa mayaman o kung wala kang trabaho. Yes, lahat ay mahirap. Pero kung meron ka ng pera to begin with, to start with, hindi mahirap ang buhay. Kamangkunta ay mahirap. Dito sa Amerika, hindi ko masasabi na ako ay nagutom, nahirapan sa mga bills. Hindi ako nahirapan. Dahil ako'y masipag na tao. Yes. Talagang simula nang dumating ako dito, matagal ng panahon, ay talagang nagsimula na akong magtrabaho. At lahat ng trabaho ay pinasok ko para lamang ako'y kumita ng pera. Yes. Pero ang hindi ko pa napapasok is yung stripper. Sabi. Ganon. Stripper or nagtatrabaho nga sa bar. Yan. Pero why not? Pwede kong pasukin din yan kasi malaking kita nila doon. Sabi ko sa inyo. Kung gusto nyong madali agad na kumita ng pera, doon mabilis ang trabaho. But anyways, yun nga. Nagtrabaho ako as a laundry cleaner, laundry attendant, housekeeping, house cleaner, ano pang pinasok ko? Fast food, bagger, cashier, ano pa? Ang dami ko yung apply. And then ngayon, the last one, government job na, yun. Ah, hindi. May nursing home pa. Yan. Marami akong, dietitian, ganyan. Marami akong naging trabaho sa buong buhay ko dito. And then, basta marunong ka lang sa buhay dito, hindi ka mahihirapan. Basta marunong ka, masipag ka, hindi ka magugutom, hindi ka mahihirapan. Pero yung ibang mga naging trabaho ko is mahirap talaga. Pero hindi naman ako sasabihin na talagang nahirapan. Na halos lumuhod, gumapang sa, para lamang, yun talagang kailangan ng pera. Hindi naman ganun. Yes. Kaya maswerte pa rin ako. Pero, yun nga, mahirap kung hindi ka talaga mas. Kasi sa mahal ng mga bili, hindi ito grabe. At sa mahal ng mga bayarin sa upa sa bahay, bayarin is yung upa sa bahay. Yan. Tapos sa mga sumusunod na auto insurance, dental insurance, health insurance, ano pang mga insurance, property insurance, yung mga ganyan, marami nang bayarin, Diyos ko. Kaya talagang kailangan ng matinding pagsisikap dito. At kung ikaw naman ay masipag, pwede kang magdalawa-dalawang trabaho dito, magtatlo-tatlong trabaho para lamang kumita ng pera, pwede mo rin gawin. Lalo na kung ikaw ay wala namang anak or may isang anak lamang. Ako isa lang kasi ang anak ko, kaya mas madaling kumilos para sa akin dahil isa lang ang anak ko. Kaya madali. Yun. Kaya hindi ganun kahirap ang buhay para sa akin. Yun. So, yun lamang po. And then, saka na po tayo magkwentuhan uli kapag meron na akong bagong ideas na naisip. Yes. Nag-iisip ako kung anong magiging gagamitin kong language. Kung Tagalog ba or English. Sa ngayon is, kasi simula ko pa lang nitong channel na ito. Kaya wala pa akong masyadong viewers. Meron na akong dating channel, nasa 10,000 subscriber na siya. And then, nabura ko siya, dahil akala ko hindi ko na maiisipang mag-vlog. Tapos, nagpahinga ako ng mga 2 taon, pero dinilit ko siya, bago ako nagpahinga ng 2 taon. Tapos, after 2 years, naisip ko, wow, nakakamiss pa lang mag-vlog. So, naisipan kong bumalik, wala na yung mga subscribers ko na 10,000. Na wala na. Kaya back to zero ako ngayon. Back to na uli ako ngayon. So, okay lang. Kaya, ayun. Nag-iisip ako anong language ang gagamitin ko kung English. Pero parang mas maganda Tagalog kasi dun ako mas sanay, mas komportable. Ganun. Yan. Okay, bye you guys.